14-17. Ang salita ay naging tao at naniras sa piling namin. Nakita namin ang kalawatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahan loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako'y panganak." Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo, ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Purihin po natin ang Diyos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ang Diyos na to ang siyang nagbuhos ng kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, nasa ano po ako, I am in order kung sabihin ko sa inyong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ito po ang ating ano, ang ating pagsambahay na virtual worship
At binabati ko ang lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating gawain ito. Ang aking, ano, ang aking home church, ang First Peacemakers Church of Cainta. Lahat kayo diyan, no? The Lord bless you. At yung mga churches ng Missionary Outreach of the Philippines, God bless you too. Kayo rin kasama dito sa klaw ng sinabi ni Apostle Pablo sa Epeso chapter 1 verse 3 ito, eh, no? Yung all spiritual blessings has been given to us. Tapos po yung mga ano, yung mga faithful na ano, taga-subaybay sa atin. God bless you too. Patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay nagpapasalamat sa Lord kasi nakatapos tayo ng isang linggo at narito na naman tayo. Ano, talagang sustain niya tayo. God has sustained us through Jesus Christ for this entire week. And we're starting a new week again tomorrow. Sa mga pagkakataong ito, nais ko pong anyayahan ng lahat para tayo dumako sa ating pambungad na panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo at sa pag-ibig mo. Sa iyong biyaya, Ama. Lord, your grace, O God. Sa iyong biyaya na tinatanggap namin araw-araw. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan, sa proteksyon, sa provisyon. Sa lahat, Ama, ng ginagawa mo upang Ama, matamasa namin yung sinabi mong pangako sa Ephesians chapter 1, verse 3, na yung lahat ng spiritual blessings in the heavenly places binigay mo na sa amin. At tinadalangin namin, Panginoon, na ito ay magkakalaman sa bawat buhay ng iyong mga anak. Maghari ka sa lahat ng detalye ng aming gagawin ngayong umaga, palalong-lalo na sa pakikinig ng iyong salita o sa preaching ng iyong salita, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning po sa lahat. Higit po sa ating Panginoon sa oras na ito. Binabati ko ang First Peacemaker Church of Cainta sa pangunguna ng ating Bishop Alison Gorospe at ng mga kasama niyang pastoral staff, sila Pastor Ruben Santuile, Pastor Richard Santuile at ang iba pa. Kayo po ay aking binabati ng pinagpalang umaga. At ganun din po sa mga kasama natin dyan, sila Brother Nolan Del Rosario, yan, sila Sister Mia, Nanay Cora Santuile, no, at sa lahat po ng ano, at sila Brother Wally Cortez at ang mag-asawa kasama na si Hazel. So, magandang umaga po muli. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa grace and truth, kung saan is patuloy po nating matatalakay ngayon at mabibigyan po natin ng pansin at ng unting pagpapaliwanag. So sige po, handa po natin ating sarili. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat sapagkat patuloy kang kumikilos at gumagalaw sa aming mga buhay. Salamat sa iyo nag-uumapaw na biyaya at pag-ibig sa amin. At sa oras po, Panginoon, muli namin pinagkakatiwala po sa iyo ang lahat. Ang iyong patuloy na pagsama sa amin, Banal na Espiritu, ang iyong pagkilos sa aming buhay, isipan, aming puso. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, handa po natin ating mga Biblia, ating mga Bible. Ang gamit ko po is New King James Version, yung King James Version. Ganoon din po pwede po tayo gumamit sa Tagalog. Ang ating pong scripture ngayon is makikita sa John chapter 1 verse 14 to 17. So ang sabi po dito, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bore witness of him and cried out, saying, This was he
of whom I said, He who comes after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness we have all received, and grace for grace. And last verse, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So yan po. Yan pong ating scripture ngayon. So gusto ko pong i-share sa inyo ang salitang grace and truth na kung saan napakadami pong mga issue sa loob ng simbahan. Pag sinabi po kasi minsan ay grace ay naiiba po ng pangunawa. Pero sa totoo po, ang grace po is hindi po siya doktrina. The grace of God is not a doctrine. The grace of God is not a wave. The grace of God is not a principle. So dito po natin makikita na ang Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay hindi po basta ordinary lang salita. Kundi makikita po natin from the beginning, nandoon na po ang biyaya ng Panginoon. So sabi sa John chapter 1 verse 17, maliwanag po, for the law was given to Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No? So gusto ko pong i-share sa inyo ang tungkol sa mga pinag-uusapan sa labas at loob ng simbahan kung saan minsan nagiging controversy ang salitang grace. So ngayon po, number one, gusto ko pong bigyan ng linaw ngayon, pansin, the grace of God is found in the person of Jesus Christ. So, maliwalag po sa ating binasa, gusto ko pong i-share sa inyo why I preach grace. Why I share the grace of God. Number one, because the grace of God is found in the person of Jesus Christ. So, sa binasa po natin, for the law was given through Moses and grace, but grace and truth came through Jesus Christ. The law was given through His servant, but grace and truth came through His Son. Ang batas ay ibinigay, ipinagkatiwala kay Moses, but ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ng kanyang anak. No, the law was given to His servant, but grace and truth came to His Son. Totoo po yun. Because grace produce a son. Kung dibibigyan po natin ng pansin, the law produce servant, and servant produce servant. But grace produce son, and son produce sons. And the law demands, but the grace provides. So yun po yung pagkakaiba. So ngayon po, sa oras na to, pag-usapan natin, sino po ba itong tinutukoy na dumating? No, may dumating na bagay sa ating buhay. Ito po yung salitang biyaya ng Panginoon. So sinabi ko po sa inyo ngayon, the grace of God is not a doctrine, the grace of God is not a wave, the grace of God is not a principle. The grace of God found in the person of Jesus Christ. So when we preach grace, we preach Jesus. Ganoon lang po siya kasimple. So why I preach grace and truth? Because it is the gospel of God. So buksan po natin sa Acts chapter 20, verse 24. Ano pong sabi dyan sa Acts 20, verse 24? Napakalinaw po dyan. Sabi po dito sa 20:24, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ to testify to the gospel of the grace of God. So, the gospel of God is the grace of God. Now, saan sabi po dito ni Apostle Pablo, tatlo yung kanyang gustong mangyari sa buhay niya. Kung para sa akin, wala na pong pakialam siya sa sarili niya. But para sa kanya, number one is to finish my course with joy. Matapos ko ang aking takbuhin na may kagalakan. At ang pangalawa is to share the ministry. Ano po yung ministry na to which I received from the Lord Jesus Christ? No, yung ministry na na-receive niya sa Panginoon. At ang pangatlo
Ito pong Millicent, to ay yung kanyang may testify. Ano yung itetestify niya? To testify to the gospel of the grace of God. So ito po, dito po mapapasok. Bakit gusto po ni Apostle Pablo na itestify ang biyaya ng Panginoon? Because the grace of God, number 3 po, no, is the good news. Yun po yung pinaka matindi. No, number 1, the grace of God. The grace came through Jesus Christ. The grace is the gospel of God. Pangatlo, the grace is a good news. Bakit po good news? Ang meaning po ng grace is unmerited, unearned, undeserved favor from God. No, ito po yung isang bagay na pag nag-move sa buhay mo, makikita mo ito po yung isang bagay na wala kang karapatan. Bakit po siya good news? Number one, we are not worthy. Hindi po tayo karapat-dapat na makatanggap. Pero sa kabila nun, tayo po ay tumanggap. Diba? Good news po yun. At ang pangalawa, we are not worthy to love. Hindi tayo karapat-dapat mahalin o i-accept. But ang good news, tayo ay minahal ng Panginoon. Ang matindi ito, siya po ang unang nagmahal sa atin. At ang pangatlo, bakit po good news? We can come boldly to the throne of His grace. Tayo ay makakalapit sa trono ng kanyang biyaya. Lalapit ka sa trono ng Panginoon, ng biyaya ng Panginoon, no? At tatanggap ka ng ibibigay sa iyo. Ano 'yon? Yung mga bagay na hindi para sa iyo, yung hindi dapat sa iyo at hindi bagay sa iyo. Ibibigay sa iyo ng Panginoon 'yon. Kaya po naging biyaya. So wala pong kinalaman ng tao, wala tayong share na mga bagay doon. Yan po ang biyaya ng Panginoon. Yan po ang good news. Kaya kung ikaw man na isang simpleng ordinaryong tao lang, sample sa ating sitwasyon ngayon, pandemic, no? Magugulat ka lang, may kakatok sa iyo. Brother, good news. Ano, bakit? May ibibigay sa iyo. Makakatanggap ka ng ayuda, 'di ba? Pag sinabing ayuda, good news 'yan para sa ating mga tao sa panahon ngayon. Same thing din, wala ka namang ginawa, hindi mo hiningi, pero dahil alam mo na ang Panginoon ay punong-puno ng biyaya, makakatanggap ka na lang na wala kang mga pinaghirapan. Yan po ang pinakamatinding good news. Ito po pinakamasarap. We receive the blessing because of His grace, no? Not based in our performance, not based in our works, not based in our obedience, but based on the obedience and perfect performance of Jesus Christ on the cross. Based on His finished work on the cross. Yan po yung good news. So ang grace ng biyaya ng Panginoon, ng katotohanan, no, dahil po sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, lahat ng bagay ay binigay ng Panginoon sa iyo. Nagkaroon po na tinatawag na divine exchange. Ano po yun? No, because of His finished work sa cross, yung ating buhay, yung ating kasalanan, ay napalitan na pagiging matuwid. No, ano po sa ating buhay dahil ang biyaya ng Panginoon, ito'y panag-umapaw sa atin, hindi po natin itong kayang pigilan. No, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, doon po tayo nakatanggap ng nag-uumapaw na biyaya. Meron lang po akong isang simpleng tanong, mga kapatid. Gaano ba tayo nakatitiyak na susunod tayo hanggang sa huli? Kaya po ba nating makasunod ng 100%? Ang sagot, hindi. So dahil alam ng Panginoon, hindi natin kayang makasunod, hindi po siya nag-base doon. Nag-base ang Ama, ang Panginoong Diyos, sa tinapos na gawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. And that is the good news. Amen. So ang pang-apat po, why I preach grace of God and truth? Why I preach Jesus? Because grace is the gospel and the power of God unto salvation. Buksan po natin sa Romans chapter 1, verse 16. Kung meron po tayong mga Bible na Tagalog, buksan po natin. Ano po sabi sa Romans chapter 1, verse 16? Sabi po dito ni Apostle Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek." So yung po pala, no, yung biyaya ng Panginoon, ay nagtataglay siya ng kapangyarihan ng Diyos
patungo sa salvation, patungo sa kaligtasan ng tao to those who believes. So ang sarap po ang sarap natin pakinggan pag sinabing salvation, hindi po ito by ordinary because salvation is God's initiative. Salvation is God's work 100%. Wala po tayong bahagi doon. Ang pinakabahagi na lang natin is maniwala. Yan po yung pinakasarap because the desire of God to all men is to save. Ang desire ng Panginoon sa lahat ng sangkatauhan ay maligtas, kaya binigay niya ang kanyang nag-iisang anak, no? Upang ang sino mang tumanggap sa kanya, maniwala sa kanya, ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. So the gospel of God, the gospel of grace is the power of God unto salvation. Yan po yung tinutukoy dito na the gospel of Christ is the gospel of grace. So kanina binaligan, kanina dadaan natin the good news. So isang bagay po, pag sinabi pong good news, walang bad news. So hindi na po good news yun pag hinaluan ng bad news. The problem is, yung good news minsan pag pinag-usapan ng salitang relihiyon, eh nagkakaroon na po ng dagdag na bad news eh. So mahirap po yun. So yan po yung pang-apat na sinabi ko. Why I preach grace? Because grace is the gospel and the power of God unto salvation. So yung panglima po, ano po yung panglima? Why I preach grace? Why we preach Jesus? Because it's empower us not to become lazy. Bakit ko po sinabi? Isa po ito sa napakinggan ko sa maraming simbahan na pag ikaw ay nabuhay sa grace, pag ikaw ay naging grace people, magiging tamad ka. So mali na naman pong pangunawa yun. Buksan natin ng 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Ano pong sinabi doon? 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Ano po ang nakalagay? Sabi dito na Apostle Pablo, but by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Nakita niyo po, di ba? Yung biyaya ng Panginoon, siya ay siya. Ako ay ako, no? At ito'y patuloy na hindi nawawala ng kwenta. At itong biyaya na to na nagturo sa kanya, yung mas lalo siya nagkaroon ng sipag, I labor more abundantly than they all. Ano, sino pong tinuturo niya rin, tinutukoy niya rin than they all? Ito po yung mga naunang apostoles. Pag naintindihan po natin, the New Testament, almost 3/4 po dyan, sinulat ni Apostle Pablo. So ganun po siya kasipag, ganun siya ka-boldness na mag-share ng gospel. Kaya nakarating po sa ating mga intil, ang salita ng biyaya ng Panginoon. So, hindi po tayo magiging tamad. Hindi tayo tuturuan ng katamaran pag naintindihan mo ang biyaya. Mas lalo kang magiging masipag. Sa totoo lang, mas magiging normal. Mas magiging natural yung galaw mo. Dahil meron pong nagmumove sa buhay mo. The Lord working in us. So, tayo naman ay nakakapag-workout outside. So, yun po yung pinakamasarap doon. Yan po yung panlima. Ano po yung pang-anim na tinutukoy ko? Dito po tayo medyo hahaba na onte. No, why I preach grace? Why I preach grace and truth? Why I preach Jesus? Because grace, no, it teaches us to deny ungodliness and worldly passion. O, saan po natin makikita yun? Buksan po natin sa Titus chapter 2. Titus chapter 2, verse 11. The 12. Ano sabi? For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Teaches us that, or teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. This present age. So ano pong ibig sabihin nito? Ito pong biyaya ng Panginoon, no, nagdala ng salvation sa atin, ay lumitaw. Has appeared. Pag sinabing appeared, is may patungkol po sa tao. To all men. At ang taglay po dito ay magturo sa atin
na lumayo. Basta pag binasa po natin yung verse na to sa chapter NIB, buksan, try tignan po natin sa NIB. Ano pong sabi sa NIB? Buksan natin sa NIB na Titus 2:11, 12. Ang sabi dito, no? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-control, upright, and godly lives in this present age. So, paano po sasabihin ng maraming mga ibang Kristiyano na ang grace ay magiging lisensya para ikaw ay magkasala o bumalik sa pagkakasala? So, yan po ay malaking kasinungalingan. Maliwanag po, nabasa natin, grace, no, the grace of God teaching us that denying ungodliness. Para saan? To live soberly, righteously, and godly in this present age. So, ito po yung meron pong wrong understanding or impression about the grace of God. No, ginagamit ito ng marami. So, nakakalungkot po. So, ang tanong, paano mo makikita? So, para po makita natin, sino po ba ang mga taong ito na ginawang lisensya ang kasalanan? Buksan natin sa Jude chapter 1, verse 4. Doon po, makikita po natin sa Jude chapter 1, verse 4. Ano pong sabi? For certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men who turn the grace of our God into licentiousness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So ano pong sabi? Buksan po natin sa Tagalog para mas makita natin. Ang sabi dito sa Tagalog, sa Judas chapter 1 verse 4, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Kristo Jesus, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan na ang parusang nakalaan sa kanila. So maliwanag po, ang gumawa po na ang biyaya ng grace ng Panginoon na gawing lisensya itong kasalanan, hindi po yung mga Kristiyano, hindi po yung mga totoong mga nakatanggap sa Panginoon. Malalaman natin, ang nag-turn po ng lisensya, ang kasalanan, is the ungodly men. Sabi, ungodly men who turn the grace of our God into licentiousness. So, dun po makikita. So, never po na ang biyaya ng Panginoon ay nagiging lisensya. Bakit po? Sa ating pong katatayuan bilang isang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi na po natin kailangan ng lisensya kung ikaw ay magkakasala, sapagkat tayo po ay natural na nagkakasala. Meron po tinatawag na sinful nature sa atin. So kung ikaw ay sinful nature, bakit pa kailangan ng lisensya? So simple logic lang po yun. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa kanyang nag-umapo na biyaya, tayo po ay napabilang sa liwanag sa anak ng Panginoon, na from darkness into His marvelous light. So lahat po ng nakatanggap po pala sa Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay nagtuturo upang tayo ay tumalikod sa mga maling gawa. Nagtuturo, nag-empower sa atin to overcome, no? O to overcome sin. The grace of our God is empower us to overcome sin and to live soberly, righteously, and godly in this present age. So yun po yun. Yun po yung pinakasagot. Na kung ang iba ay ayaw lumakad sa grace ng Panginoon dahil ang sinasabi is baka maabuso. Sorry po, ang isang tunay po na tumanggap sa Panginoon ay never po niyang aabusuhin, kasi hindi po natin kayang abusuhin ang biyaya ng Panginoon dahil tinuturuan nga tayo itong lumakad dun sa nais ng Panginoon. So maliwanag po, ungodly people po yung mga taong to yung gumawa ng lisensya ang biyaya dahil hindi nila naintindihan. So the grace of God, the gospel of Christ, and the gospel of grace ay nagbibigay po sa atin ng kasiguraduhan kung paano tayo lalakad sa Panginoon. So magra-wrap up po ako, no? Pero bago po ako mag-wrap up, gusto ko lang po i-share sa inyo na kung may nakapanood po ba sa inyo ng The Movie The Chosen. So napakaganda po niya kasi
sobra po siyang himaliban po sa biblical, talaga pong ni-research sa historical. Tinignan, nung gumawa po ng palabas na ito, tinignan at nakita po natin dito yung katauhan ng ating Panginoong Jesus, kung sino siya. Ordinaring tao, nakikihalubilo sa mga simpleng tao din. Pero makikita mo kung ano po yung puso ng Panginoong Jesus doon. Kaya, from start po, from season 1 ng Chosen, no, yung season 1, tas episode 1 hanggang 8, doon po lang po, baka po pag dito sa season 3, hindi nyo maintindihan, kayo ay iiyak. So, in-encourage ko kayo, grabe po siya. So, wrap up po ako. Why I preach the grace of God? Because grace and truth ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. No, ang biyaya, ang katotohanan ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. At ang biyaya po ng Panginoon, siya po ang gospel ng Diyos. The grace of God is the gospel of God. No? At ang pangatlo, the grace of God is the good news from God. Na kung saan, iulitin ko po, na nakatanggap ka ng mga bagay na hindi naman dapat sa'yo, na nakatanggap ka ng mga pagpapala na hindi naman dapat sa'yo. Pero because of His grace, tayo ay pinaging dapat. Hindi dahil sa iyong ginawa, hindi dahil sa iyong performance, dahil dun sa tinapos na gawa ni Kristo, kaya tayo ay napagpala. At ang pang-apat po, why I preach grace of God? Because the grace of God is the power of God unto salvation. Ito pong salvation na to, isang bagay po na dapat natin makita na ang Panginoon lamang ang nagbigay sa atin ito. The real meaning of salvation, ito po, the salvation is not you giving your life to Christ, but Christ giving His life to you. Nag-gets po ba natin? The real salvation is not you giving your life to Christ, but Christ giving His life to you. Bakit po? Wala naman po tayong maibibigay sa Panginoon talaga. No? So, ang panglima po, why I preach the grace of God, why I preach grace and truth? Because it empowers us not to become lazy. No, magiging natural po yung pagtugon natin sa kagandahan loob ng Diyos. Ano pong example? Sa pagbibigay. Hindi tayo nagbibigay dahil gusto nating suhulan ng Diyos o gusto nating magpasikat sa Diyos. Kaya tayo nakapagbibigay kasi ikaw ay pinagpala na. No, nakakapagbigay ka sa Panginoon dahil ikaw ay lubos ang pinagpala. So nagiging bunga po siya, nagiging response po siya ng taong pinagpala. Yan po yung panlima. No, nagiging masipag tayo sa ating gawain sa spiritual na buhay, sa ating devotion. Hindi na po siya pahirapan. Hindi ka natuturuan ng pastor mo na, oy, mag-devotion ka o ganito. Hindi. Dahil po meron pong living seed o tinatawag na incorruptible seed na nanahan sa iyo. At ito'y lalago, ito po yung magsisilbing maglalago sa atin, maglalago sa buhay natin. At ito ang magpupush sa atin na tumugon dun sa dapat tugunan. So ang ganda po. At ang pang-anim, why I preach grace of God? Because it teaches us, is teaching us not to, sabi dito, is teaching us to deny ungodliness and worldly passion. No? Teaching us to say no to ungodliness. Yun po yun. So, ang masarap niyan, pag ikaw ay nag-say no to ungodliness, may kasunod po doon, may empower ka to overcome every sin na patuloy na haharang sa'yo, every temptation. No? At masarap po niyan, tayo ay mabubuhay ng tama at malaya sa harapan ng Panginoon sa ngayong sa panahong ito. So yun po yun. So siguro po masasabi ko lang po nung naintindihan ko po ang biyaya ng Panginoon, the grace of God enlightens me. So yun po masasabi ko, sinulat ko nga po dito, the grace of God enlighten us in giving us understanding of who God is, what God has done, and who we are in Christ. Sino ba talaga ang Diyos sa buhay natin? Ano ba ang kanyang mga ginawa para sa atin? At sino naman tayo sa harapan ni Kristo? So ito po isang bagay na dapat tanggap natin. So gusto ko pong buksan natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano pong sinabi doon? Dito ko po tatapusin. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siya po yung pinaka-last verse eh. Sana po manamnam natin to. Ito po yung katotohanan, this is the truth of the word of God. For He made Him who knew no sin to be sin for us,
that we might become the righteousness of God in Him. So, simpleng word po, God made His beloved Son Jesus to be sin for us, that we might be made the righteousness of God in Christ Jesus. Tignan niyo po yung divine exchange. No? Si Kristo, hindi lang siya naging kasalanan. Ginawa siyang kasalanan para sa atin, para naman tayo ay maging katuwiran sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. So, yan po ang bunga ng biyaya at katotohanan ng Panginoon sa ating buhay. Napakalawak po ng grace ng Panginoon dahil we believe, isa sa mga teaching ng ibang pastor natin kasama natin, we believe na grace is part of the attributes, yes, we believe that. Pero sa totoo lang po, pag naintindihan natin ang lawak ng biyaya ng Panginoon, sa baksak po na kalagayan ng isang tao, wala siyang kayang gawin. Wala siyang kayang gawing mabuti. Kaya lahat na po ng mga mabubuti sa atin, yung mga lahat ng mga magagandang bagay sa atin, lahat ng mga mabubuting bagay sa atin, ay nanggaling lamang yan sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo ay nakakatugon. So maliwanag po, no? Jesus plus nothing, o grace plus nothing. Dahil lang po sa biyaya ng Panginoon, dun po tayo nakakatugon ng tama. Dahil sa kanyang malawak na kagandahang loob, nakikita natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Yan po, dito po ako magtatapos. Kaya marami pong salamat. No, na makita po natin ang biyaya ng Panginoon at ang katotohanan sa buhay natin ay dapat nating makita. No, siya po ay nag-enlighten sa ating pag-iisip. Siya yung nagbibigay sa atin kumbaga drive. Ida-drive tayo nito na mas lalo nating makita anong nais ng Panginoon sa ating buhay. Kaya maliwanag po eh, pagising mo sa umaga, yung salitang thankfulness, yan po ay bunga. Yan po ay resulta ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon sa atin. So sa kabila po ng pandemic, maraming mga nawala ng trabaho, maraming mga na-cross-cutting sa sweldo, okay lang po. Dahil ang biyaya po ng Panginoon ay sapat. The grace of God, no, is sufficient po para sa atin. So marami pong salamat, tayo po manalangin. Panginoon Ama, salamat po sa iyong biyaya at katotohanan na ibinigay sa amin. Natunay nga Lord God, na nang dahil sa iyo Panginoon Lord, sa iyo namin masusumpungan ang lahat. Sa iyo namin makikita ang lahat po Panginoon Lord, dahil sa iyo nagkakaroon kami ng ganap na kapayapaan, nang dahil sa iyo nagkaroon kami ng ganap na posisyon po Panginoon. Salamat Lord God, by your grace Lord God, kami patuloy na nakakatayo sa gitna ng mga kalamidad na ito, sa gitna ng pandemyang ito Panginoon. Salamat sapagkat patuloy mo kami in-empower, patuloy mo kami in-strengthen sa lahat ng bagay. Salamat Lord muli, salamat po Panginoon sapagkat Lord, excited kami sa mga gagawin mo pa sa amin, sa mga susunod pang araw at oras, panahon at taon. Salamat po sa ibang papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good afternoon po ulit, o good morning. Salamat po. Nothing has the power to save but your name. Jesus, in your name we praise. Come and fill our hearts. Strength to live for you.
shelter like no other, your name. Let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Yeah, oh Lord Jesus, your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save. And your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Then your name is a strong and mighty tower. A shelter like no other, your name. Let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save than your name. Your name, oh Lord Jesus, give me strength for another day. Give me strength for Salamat, Pastor Gideon, sa aming natanggap na mensahe ng Diyos na iyong pinahayag ngayong umaga. Sa alam niyo po, si Pastor Gideon galing po siya sa atin At ngayon siya na yung, ang tawag nila Associate Senior Pastor ng ano, ng Peacemakers Family, Peacemakers Christian Family Church, ano po, sa Karangalan. At ang kanyang katandem ay si kapatid na Joshua, Pastor Joshua, ano po, na siyang administrative pastor nila. Of course, andun pa rin ang ating ano, ang ating Bishop Emeritus na si Bishop Rulli na oversee ng pag-turnover lahat ng mga responsibilities na ito sa mga susunod na generation. Sa mga ano po, sa mga points niya, sana nag-take notes kayo, kasi talagang pinakita niya yung relationship ng grace at ng truth, ano po. At ito ay talagang mahalaga sa bawat isa sa atin. Punong-puno ito ng ano, ng karne, ano, sa lahat po ng mga seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lamang 'yon, ito ay naglalaman din ng mga practical na bagay na may apply natin. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating pastor na naging guest speaker natin. Salamat, Pastor Gideon, sa iyong share sa amin about grace and truth. Well, anyway, gusto ko uling ibigay sa inyo yung kabuuan ng kanyang mensahe. May 7 points siya. Bakit niya itinuro yung ano, o bakit niya i-preach yung grace and truth? Yung unang-una, sinabi niya, grace and truth can be found only in Christ.
Grace and truth can be found only in Christ. Kay Kristo Jesus lang ito makikita ang biyaya at katotohanan. Pangalawa, sinabi niya dito, the gospel of God is the grace of God. The gospel of God is the grace of God. Alam mo, nagte-take notes ako kasi ang ganda ng mga punto na ito eh. Kung tutusin, ang bawat punto na binigay niya, pwedeng maging isang message kung i-expound natin eh. Pero ituloy natin. Yung number three niya, the grace of God is the good news from God. The grace of God is the good news from God. Totoo naman talaga yun eh. Kung wala yung grace niya, walang kaligtasan. Kasi yung grace niya ang sumaklaw o ang talagang nag-cover sa ating mga kasalanan and unfaithfulness natin, kasama na pati yung sinful nature natin. Ang number four, ito isa sa nagustuhan ko, the grace of God is the power of God unto salvation. The grace of God is the power of God unto salvation. It is God's grace that led you to know who Christ is. It is God's grace that led you to salvation. At gustong-gusto ko yung pinahayag niya dito, shinare niya sa atin ng yung the real meaning of salvation. No? Sabi niya dito, the real meaning of salvation is not giving your life to Christ, but Christ giving His life to you. Grabe, no? Sabi, totoo talaga ito, no? Ang tunay na diwa ng kaligtasan eh, hindi yung binibigay mong buhay mo kay Kristo Jesus, kundi binigay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay sa iyo. Saan mo matatagpuan ito? Yung I am crucified with Christ, di ba? And I no longer live, but hindi na ako nabubuhay, pero si Kristo ang nabubuhay sa akin. No? Sa aking puso. Kaya nga, tama ito. Eh, no? The real meaning of salvation is not giving yourself to Christ, but Christ giving Himself to you. Kaya nga, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nananahan si Kristo Jesus sa atin. At kung tayo magpapasakop sa Kanya, yung buhay niyang ito ang siyang magiging bunga din. O magiging outward life natin as we continue to trust and believe in Him. Number five, sabi niya, the grace of God empowers us not to become lazy. O, kasi ito yung sinasabi niyang katotohanan dito eh. Yung grace eh, hindi ito nagiging lisensya sa pagiging tamad, hindi. Yung grace of God nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para wag tayong maging tamad, no? Para tayo kumilos. Yung number six niya, the grace of God empowers us to deny ungodliness and worldly passions. O, tignan nyo ha, it is the grace of God that empowers us to deny ungodliness and worldly passions. Gusto kong susugan po ito. Parati ko nang sinasabi ito eh. Kung ano yung church eh. The church is not performance-based, but grace-enabled. The church is not performance-based, but grace-enabled. Hindi ito yung pagagalingan tayo, paramihan ang nagagawa sa Panginoon, hindi eh. O talagang kung sinong pinaka-faithful, hindi yun, hindi ganun yun. Kasi ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para maging faithful tayo, para maging magawa natin yung mga gawain ng Panginoon, yung pinapagawa sa atin, yung kanyang biyaya. Kaya nga sabi ko dito the church is not performance-based, but grace-enabled. Pastor, biblical ba yan? Oh, for by grace you have been saved through faith. It is not of yourselves. It is a gift of God, not as a result of works. Not as a result of works that no one should boast, no? O nasa Ephesians po yan eh. Diba? Na sinabi ito na ang tunay na ang kaligtasan natin hindi based sa gawa. Anyway, yung pampito niya is the grace of God enlightens us
on who God is, what He has done, and who we are in Christ. So talagang ano, it starts with the grace of God, it ends with the grace of God. Ganun lang yun, ganun ang buhay natin eh. Nagsisimula sa biyaya, nagtatapos sa biyaya. Ganun talaga ang pangako ng Diyos sa atin. So sana po kayo talaga eh ano, pinagpala. Ano po? Gayong linggong ito ay Mother's Day, no? Sunday, Mother's Day Sunday ngayon eh. So ang gagawin natin, ipapanalangin natin yung mga nanay bago tayo pumunta sa ating closing prayer and benediction at iba pang mga pahayag natin. So, tumayo na lahat ng mga nanay. Kung pwede, ang mga ama ng tahanan, hawakan ninyo ang kamay ng inyong may bahay at ating ipapanalangin. Samantalang ang mga ano, mga anak, members of the family, extend ang kamay sa inyong nanay at tayo ay mananalangin ngayon. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga nanay na binigay mo sa amin. Lord God, ang description, ang isa sa mga description mo Panginoon eh isa kang nagtatago ng mga iyong mga anak sa ilalim ng iyong mga pakpak Panginoon. And this is Lord God, isang characteristic ng isang nanay ito. Kaya nga po O Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat binigay mo ang aming mga ina sa amin. Salamat po, O Lord. We pray that you will continually bless them. Kasi talagang may mga pagkakataon o maraming pagkakataon na may misunderstood sila dahil sa kanilang mga pag-ibig o sa kanilang kalinga at pag-ibig sa kanilang mga anak. Pero Lord, ang dalangin namin ngayon ay pangalagaan mo ang aming mga ina. Lord God, dalangin namin na ikaw magbigay ng patuloy na kalusugan sa bawat isa at yung fulfillment sa kanilang mga puso. Lord, grant them grace and peace always. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Nais ko pong balita sa inyo na nagpapatuloy ang ating mga gawain. Ano po? Yung bawat ministry natin ay may kanya-kanyang chat room sa Messenger. At sila ay nagpapatuloy na nagpupulong sa Zoom, sa mga Zoom meetings natin. Sana po dinadaluhan niyo to lalong-lalo na yung ating Friday prayer meetings. Alam niyo po ang yung pastor madalas hindi na nakakasama doon dahil po talaga itong pandemic na to parang mas maraming schedule na dinagdag sa atin ano po. Gayun pa man, kahit kung ako man ay hindi nakakasama doon, yung heart ko, ano po, in spirit, I'm always there. Bilang isang pamilya kami, ay nagpre-pray din ng every night. At sinasama po yung lahat ng mga iglesia, kasama na ang bawat isa sa atin. So, huwag niyo pong i-miss out yun. Nagpapasalamat din ako sa mga patuloy na nagsusuporta sa gawain ito sa pamamagitan ng kanilang mga offerings, thank offerings at saka kanilang mga tithes. Ano po, mahirap gawin ito dahil may mga restrictions tayo pero talagang gumagawa kayo ng paraan para po madala ninyo sa templo ng Diyos yung inyong mga tithes and offering at nais ko po kayong pasalamatan. Kaya nakapagpapatuloy ang gawain natin dahil po dun sa mga sacrifices na ito na inyong ginagawa. I know God has seen your efforts and God will continue to bless you. Pati na yung mga may intention lang. I know God will fill your cup to overflowing so you will continue to be a blessing for Him, sa ministry. Ganun po ang ating ano ang ating pagsamba muna ngayon o ang ating pag-serve ngayon talagang
Nasa ano tayo? Nasa virtual plane. Ano po, talagang ano eh, wala tayong magagawa. Pero nagpapasalamat tayo sa teknolohiya na binigay niya sa atin kasi nagagawa pa rin natin magpulong. Huwag po kayo mag-alala, hindi ano. Hindi naman forever ito na ganito eh. Itong pandemic na ito, tutuldukan din ng Panginoon eh. And ako, ano, personally, nag-expect na magkita umuli tayong lahat. Oh, napakaganda siguro ng gathering na yun kasi parang lahat tayo nag-abroad, ano, hindi nagkita ng matagal. Pero once nag-gather tayo uli and worship together, palagay ko pagkatapos ng worship, marami pang mananatili para mag-update, ano po, sa kanilang mga kaibigan at mga kapatiran. Pero habang wala pa yon, patuloy tayo ano, sa Panginoon at lalong-lalo ng panalangin pagpatuloy natin. Ayun ang pinaka-epektibong bagay na magagawa natin ngayon. Not only that because it is effective, pero ito po talaga ano, ang mapagtutuanan natin ng pansin. Dahil hindi nare-restrict ito eh. Kahit saan, pwede tayo mag-pray. So, ayun lamang po ang nais ko pong i-share sa inyo. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong grace, sa iyong biyaya. Biyaya, Panginoon, na sa pamamagitan nito, natanggap namin ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ng iyong biyaya na bubuhay araw-araw. Dahil sa iyong biyaya, Ama, tinatamasa namin, Panginoon, ang mga pangako mo sa iyong salita. Dahil sa iyong biyaya, O Diyos, kami ay patuloy na tumatanggap, Panginoon, ng iyong habag. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, patuloy kami, O Diyos, na nabubuhay at na isasagawa ang mga ginagawa namin araw-araw. Lord God, dalangin namin, Panginoon, na isustain kami ng biyayang ito araw-araw. Lord, I pray, O God, that you will pour out your grace, not only, O Lord, to your children, but also those who do not know you, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Upang sila, O Diyos, ay maliwanagan sa katotohanan na ikaw, O Kristo Jesus lang, ang pag-asa ng lahat. Pangalagaan mo po ang aming bansa. Pangalagaan mong bawat pamilya. Ama, isinusuko namin, Panginoon, ang lahat ng mga ito sa iyo sapagkat, Panginoon, ikaw lang ang ano, ikaw lang ang makapagbibigay ng ganap na solusyon sa lahat ng mga nangyayari sa bansa namin ngayon. Pagharian mo, Panginoon, ang aming mga patnugot, ang aming mga leaders, Panginoon, ang lahat, Ama, sa kapamahalang ito na iyong itinatag upang, O Diyos, maisagawa nila, Ama, yung lahat ng mga bagay sa ikatatatag ng aming bansa. At magawa nila, Panginoon, ang mandate mo sa lahat ng mga lingkod ng bayan na tinawag mo ding iyong lingkod. Salamat po sa pag-ibig. Salamat sa proteksyon. Salamat sa provision. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you.
The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Grace and peace to you all. Grace and peace to you all. God bless you. Thank you.